makita pang mundo ng kaalaman. Marami kaming kwento na ikukwento sa inyo. Maraming kaibigan ang makikilala nyo. Hello, hello mga friends! Andito na naman po tayong muli sa iisang programang punong-puno ng saya. Ako po si Lorraine. Yayanigin na naman po namin kayong lahat sa isa na namang matinding adventure ng aming team. Ako naman po ang inyong sweet friend na si Ali. Ihanda nyo na naman po ang inyong mga sarili sa kalahating oras ng saya. Dahil heto na naman po ang inyong masayang kaibigan na si Kevin. Siyempre, pupunin rin po namin ng iba't ibang kaalaman ang inyong mga isipan. Kaya ihanda nyo na po ang mga listahan para hindi nyo po makalimutan ang matalino nyo pong kaibigan, si Eran. Kaya kung hindi pa po kumpleto ang buong pamilya, buong tropa, buong barkada, naku, tawagin nyo na po silang lahat. Kakaiba po ang aming adventure sa araw na ito. At hindi lang iyon, napakadami din inihanda ang ating mga kaibigan na kakaibang kaalaman sa araw na ito. Dahil mag-uumpisa na po ang pinakaabangan ninyong programa sa radyo. Ang programang inaabangan ng buong Pilipinas. Ang programang para sa lahat. Ang programang in-in sa lahat. Siyempre, walang iba kundi ang Mumunting Kutita. Kaya naman po mga friends, huwag na huwag po kayong maglilipat ng inyong mga stasyon. Dahil Mumunting Kutita na! Hello mga friends, ako si Philin, ang kaibigan niyo. Sana lagi kayong makinig ng Mumunting Kutita para lagi kayong masaya at matuto ng maraming kaalaman. Kung gusto nyo pong makipagkaibigan, text lang po kami. Type lang ang NK space at send sa 0920-594-1049. 0920-594-1049. Kaya text na sa Mumunting Kutita. Bobby G, bakit anong nangyayari? Mahal na prinsesa, meron akong nadidetect na isang malakas na pwersa. Ano yun, Bobby G? Sabihin mo. Princess Faye, nagbabago ang balansi ng kabutihan at kasamaan. Ha? Paano to nangyari? 1,000 taon na tayong nakabalansi. Bakit ngayon pa lang to natin nararanasan? Mahal na prinsesa, ang balance level nito ay napipenetrate na ng kasinungalingan. Naku, Mobis, malaking problema to. Hindi na ba natin ito mapipigilan? Hindi na po, mahal na prinsesa. Subalit kayang-kaya pa itong i-recover. Subalit... Wala na bang ibang paraan? Ano, Mobis? Sabihin mo, bakit ka napatigil? Ituloy mo, sabihin mo. Subalit ba itong mapanganib? Oh, ano nang kailangan natin gawin, Mobis? Kailangan pong maibalik ang tanda ng kapangyarihan na minsan nagbigay ng kalakasan sa buong katauhan. Kung ganon, ito na ang oras para sa MK Force. Mobis, i-signal alert mo na ang MK Team dahil meron silang mahalagang mission sa araw na ito. Masusunod po, mahal na prinsesa. MK Signal Alert Activating.
MK Team, be ready. Meron kang importanteng mission sa lalong madaling panahon. Okay, Faye. Copy. Marine is ready. Okay, copy. Kevin is ready for the mission. Copy. Ali is ready. Copy. I'm ready. MK Team, okay, team, lubhang mapanganib ang inyong mission. Subalit malaki ang tiwala ko sa inyo. Kailangan niyong maibalik ang balanse ng kabutihan at ng kasamaan. Kailangan niyong maibalik dito sa headquarter ang tanda ng kapangyarihan. Okay, go, go, go! Receiving transmission. Okay, back time, with the machine, transform. Go, 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 MD team. Transfer call initiated. Transmat completed. Receiving incoming transmission. Araw, saan nagmula ang iyong liwanag? Ulan, kailan ka simulang pumatag? Langit, gaano kataas ang iyong ulan? Hanggang sa nang iyong lawa. Halina at alamin natin ang katotohanan. Tayo natuklasin natin ang kasaysayan. Sa bawat atbang ay matatagpuan kasagutan ng bawat katanungan. Narito na tayo, team. Okay, kailangan daw nating mag-ingat, sabi ni Faye at Movie Z. Pero, nasaan tayo? Oo nga, ang weird ng lugar na ito. Wala pa akong idea, team, kung saan lugar ito. Basta tandaan nyo na kahit anong mangyari, kailangan nating i-accomplish ang ating mission. Okay, sige, mag-start na tayo. Pero saan naman natin hahanapin yung tanda ng isang kapangyarihan? Hindi ko alam, team. Basta gawin na lang natin ang best natin, okay? Tama si Lorraine, team. Alam kong di tayo pababayaan ni God. Okay, let's go! Team, sandali lang. Magtago tayo. May mga sundalong paparating. Parang mga sundalo sila ng Palestina. Paano mo naman nalaman, Ali? Kasi ganyan ang mga kasuotan ng mga soldiers na alalay ni Goliath noong nakipaglaban sa kanya si David. Oo nga, no? Ang lakas talaga ng memory mo, Ali. Ako pa. Uy, mga bata, ano ginagawa dyan? Bakit kayo nagtatago? Mga espiya kayo, ano? Naku, team, patay. Nakita tayo ng mga sundalo. Naku, hindi po kami mga espiya. Opo, nagkakamali po kayo. Mga good boy po kami. Tama na ang mga salita. Dalhin ang mga yan at ilagay sila sa bilangguan. Ngayon din! Masusunod! Maawa po kayo sa amin. Bitiwan niyo kami. Hindi kami mga espiya. Bitiwan niyo kami. Tulong kami. Tulong! Sama-sama kayo dyan!
balunan. Ang sasama nyo, pati ang mga bata pinapatulan nyo. Magtitigil kayo! Kung hindi kayo titigil, ipapakain ko kayo sa liob! Tama na, Lorraine at Ali. Huwag na kasi kayong maingay. Oo nga, baka magalit pa lalo ang mga yan. Pahirapan pa nila tayo. Kung malakas pa sana ako, kayang-kaya ko kayong ilabas dito, mga bata. Paano nyo po naman iyon magagawa? Eh, mag-isa lamang po kayo. Oo nga po, at tignan nyo ang mga Filisteo. Napakadami nila. Tignan nyo, Ate Lorraine, para siyang bulag. Hindi po ba kayo nakakakita, Manong? Tama kayo, mga bata. Hindi ko man kayo nakikita, subalit malakas ang aking pakiramdam na hindi kayo mga ordinaryong bata. Tama po kayo, galing po kami sa future. Ako po si Lorraine. At ako po si Ali. Ako naman po si Kevin. At ako si Eran. At kami po ang MK Force. Ikinagagalak ko kayong makilala. Alam nyo, mga bata, ang aking lakas ay hindi kayang pantayan ng ibang tao. Minsan ako'y naglalakad sa kagubatan at meron akong nakasalubong na isang mabangis na leon. Aba! Isang leon! Hindi ako natatakot sa'yo! Tikman mo ang kamao ni Samson! Hindi mo kayang gapiin! Makulit kang leon ka! Pagpipirapirasuin kita! Ganito ang gagawin ko sa'yo! Pipirapirasuin ko ang iyong katawan! Pero paano niyo po nagawa yun? Eh, wala naman kayong sandata. Malakas pa ako nun. Ibig niyo po bang sabihin meron kayong kapangyarihan? Oo, isang kalakasang nagmumula sa aking Panginoon. Tim, baka siya na nga ang taong hinahanap natin. Pero, sino po kayo? Ako ang taong pinagpala. Kayong lahat na angkan ng Juda. Ilabas niyo si Samson. Dahil kung hindi, mapapahamak ang lahat ng Juda. Ang kanila mga Kristayo, bakit niyo kami sinasalakay? Wala kaming nagawang masama sa inyo. Kayo, wala. Subalit si Samson, sinira niya ang lahat ng aming mga pananim at pinatay ang ilang kawan namin. Kaya ilabas niyo siya. Kung hindi, susunugin namin kayong lahat. Karanin niya. Samson! Lumabas ka riyan! Anong kailangan niyo sa akin? Hindi mo ba alam na pagmamay-ari tayo ng mga Filisteo? Ha? Bakit mo sila ginawa na masama? Patituloy ang buong angkan ng Juda ay nagdamay dahil sa iyong ginawa. Hayun! Tignan mo, nanganganib ang buong Juda. Sinalakay tayo ng mga Filisteo. Ganun ba? Sige, gapusin ninyo ako at ibigay niyo ako sa kanila. Ngayon din! Huwag nyo na sanang salakayin pa ang Juda! Ikaw lang pala ang sinasabi nilang Samson! Huh? Umanda ka ngayon at papatayin ka namin! Ngayon, magpapayaran ng lahat ang ginawa mo sa amin! Oo, wala ka lang kamala ngayon! Tapos ka lang! Sandali lang, mga Pelisteo. Huwag muna kayo magsaya. Ano pa ang magagawa mo? Tingnan mo nga ang iyong sarili. Isa ka ng inutil. Yan ang inaakala ninyo. Humanda kayo. Ako, si Samson, ang pinakamalakas na tao sa balat ng lupa.
Paano niya nagawa to? Pinutol niya lang na parang sinulit ang mga lupid na nakagapo sa kanya. Napakalakas niya. Imposible ito. Ano pang iniihita niyo? Sige! Sugurin siya! Manda kayong lahat dahil hindi ko kayo mapapatawad sa ginawa niyo sa akin. Si Samson, eh paano po nila kayo na ikulong dito eh napakalakas ninyo? Oo nga po, di ba kayo po ang tinaguri ang pinakamalakas na tao sa buong mundo? Paano po nangyari ito? Nangyari ang lahat ng ito dahil sa isang napakalaking pagkakamali. Nainlove ako sa isang napakagandang dilag na nanlin lang sa akin. Samson? Ano yun, Delilah? Napakalakas mo lang talaga. Ano bang yung sikreto? Sige na, sabihin mo na sa akin. Alam mo, Delilah. Ano yun? Ang sikreto ko ay kung tatalian nila ako ng 7 yantok na sariwa. Hindi na makakawala pa at manghihina ako. Talaga, Samson? Oo naman. Salamat ha, talagang mahal mo nga ako. Sige, dalian nyo na siya. Dahan-dahan lang ha, baka magising siya. Samson, gumising ka! Nariyan na mga Filisteo! Ha? Ano nangyayari? Bakit ako nakatali? Niloko mo ako, Samson! Bakit hindi mo sinabi sa akin ng totoo? Bakit? Ano ka ba naman, Dina? Huwag ka mag-alala. Sasabihin ko din sa'yo. Huwag ka mainip. Alam mo, nung ako'y nasa Huda, nagtatago ako noon sa yungib dahil tinugis ako ng mga Filisteo. Tapos... Ngayon, Samson, sabihin mo sa akin ang sikreto mo kung paano mo nagawang patumbahin ng ganun kadaming hukbo ng mga Filisteo sa pamamagitan lamang ng isang panga ng isang asno. Ang aking kalakasan ay nagmumula sa aking mga buhay. Mula sa aking pagkabata, hindi pa kailanman napuputulan ang aking mga buhay. Ibig mong sabihin kung puputulan ang iyong mga buhok, mawawala na ang iyong makapangyarihang lakas? Oo naman, Delilah. Ay, maraming salamat, Samson. Love mo nga ako. Siyempre. Ngayon, makukuha ko na ang 1,100 pilak na ipinangako sa akin ng mga Filisteo. Panginoon ko! Panginoon ko! Samson, ang iyong kalakasan ay maglalaho na dahil sa hindi mo pagsunod sa aking mga biling. Sinuway mo ang aking mga utos. Ngayon, ang iyong kalakasan ay isa na lamang ordinaryong kalakasan na gaya ng tao. Panginoon ko! Panginoon, Panginoon ko! Samson, Samson, gumising ka! Ang mga Filisteo, narito na sila! Bakit ako nangihina? Wala akong lakas! Wala na aking mahabang buhok! Wala na! Niloko mo ako, Delilah! Niloko mo ako! So sorry, Samson. Nagpaloko ka. Sige! Huliin si Samson! Wala na siyang lakas! Hulagin niyo ang kanyang mga mata at ilagay sa pinangkuhan! Tumakad ka! Ikaw sa... Kaya ngayon, mga bata, lubos kong pinagsisisihan ang aking mga pagkakamali. Tim, alam ko na kung ano ang tanda ng kapangyarihan. Ano yun, Kuya Kevin? Ang buhok ni Samson. Oo nga, no. So ano pang hinihintay natin? Kailan na tayo ng buhok ni Samson? Mga bata, nagkakamali kayo. Yan ang pagkakaalam ng mga tao. Subalit ang tunay na pinanggagalingan ng aking kalakasan ay pagsunod sa aking panata. Na kailanman na hindi dapat maputulan ang aking buhok.
at lumakad ng matuwid sa Panginoon. Ibig sabihin po, ang obedience niyo kay God ang nagbibigay sa inyo ng power. Tama ka, Eran. Pero heto, mahaba na naman ang kaunti ang aking buhok. Kumuha kayo at ipaalam ninyo ang alamat ng aking kalakasan sa buong mundo pagbalik ninyo sa future. Maraming salamat po! Yes! Dalhin ang mga yan sa pagdiriwang! Sandali lang po! Saan niyo po kami dadalhin? Naku, Tim! Ano na ang gagawin natin? Samson! Saan nila tayo dadalhin? Papatayin ba nila tayo? Hindi ko alam, Lorraine. Subalit, alam kong ito na ang oras ko. Magsaya kayong lahat, mga taga-Palestina! Narito na si Samson! Pinakamalakas na ating kaaway! Pagpasan niyo siya! Siya ngayon ay isa ng bilanggo! Mabuhay ang Palestina! Mga bata, makinig kayong mabuti. Gigibain ko ang palasyo. Kailangan niyo nang makaalis dito. Pero paano po kayo? Huwag kayong mag-alala. Ito na ang aking oras. Mamamatay akong kasama ng mga Palestina. Okay, Tim. Kailangan nating tumakbo ng mabilis. Tapos i-activate ko ang Mobile Back Time 22 machine. Kaya mag-ready na kayo. Okay, sige. Mga bata! Ngayon na! Okay, Tim. Let's go! Panginoon ko! Minsan pang palakasin mo ko upang maitula ko ang dalawang haligi ng palasyo nito at nagmamatay na ang lahat ng mga Palestinang narito. Ito machine activating! Paalam po, Samson. Maraming pong salamat. Ako'y totala! Pao! Ako'y totala! Mahabang-mahaba! Ako'y upo! Tapos na po! Hey! Ito na lang po tayo, mga kaibigan, sa ating tula portion. Tulungan niyo po sana kaming ibalik ang balagtasan na minsan ay nagbigay ng inspirasyon sa ating mga Pilipino. Kaya kung mahilig kayong magsulat ng mga tula, kanta, mga sarili niyong kasabihan o kawikaan, o kaya naman ay ang sarili niyong story kung paano naging pagpapala ang mumunting kutitap sa inyong buhay. Nako, sumulat na po kayo sa amin para marinig niyo po ito sa radyo. Ipadala lamang po ang inyong sulat sa aming main office sa P.O. Box 339, Baguio City, Philippines 2600. At makakatanggap po kayo ng personalized MK CD ng inyong paboritong Bible stories. Kaya, join na kayo mga friends para ma-develop ninyo ang mga tinatago nyong talento. O eto, pakinggan naman natin ang tulang inihanda sa atin ni Kuya Antong. Ang title po niya ay Munting Pangarap. Munting pangarap, Bao. Paglaki ko, ang gusto ko'y maging isang pulis. Umawak ng baril at tumakbo ng mabilis. Mga taong basagulero ay aking nguhulihin. Sa batas ng bayan, sila ay pagbabayarin. Paglaki ko, nais kong maging doktor. Gagamutin mga mahihirap na kargador. Suot ko ay puti, dala ko'y mga gamot. Kailanman hinding-hindi ko ito ipagdadamot. Paglaki ko, gusto kong maging isang artista. Umiyak, umarte, umawit at magpasaya. Maging isang sikat at pumatok sa takilya. Sumayaw sa entablado at hangaan ng masa. Paglaki ko, ang pangarap ko ay bumbero. Patayin ang sunog at iligtas ang mga tao. Maging isang bayani sa mahal na bayan ko. Iligtas ang kapwa kung napiperwisyo. Munting pangarap sana ay matupad. Sana sa hangin ito hindi mailipad.
sana ako ay tulungang maabot ito upang munting pangarap ay magkatotoo. Munting pangarap, Bao. Wow, nakaka-inspired naman ang tula ni Kuya Antong. Kaya kayo din mga friends, kung meron kayong mga itinatagong tula dyan at gusto nyo itong marinig sa radyo, aba, sumulat na dito sa Mumunting Kutitap at ipadala sa aming main office dito sa P.O. Box 339, Baguio City, Philippines, 2600. P.O. Box 339, Baguio City, Philippines, 2600. At kung meron po kayong mga katanungan, mag-text lamang po sa amin sa numerong ito, 0920-594-1049. Ulitin ko ha, 0920-594-1049. Oh, hanggang sa muli ha, hintayin po namin yung mga sulat. Ito po ang inyong Kuya Pete, ang kuya ng Mumunting Kutita. Paalam! Ngayon, mahal na prinsesa, naka-recover na po ang balance level ng kabutihan at kasamaan. Maraming salamat sa inyo, team. Diba sabi sa inyo ni Samson, ibahagi nyo ang alamat ng kanyang kalakasan. Oo, Faye. At ngayon, alam na rin ng team kung saan talaga nanggagaling ang kalakasan ni Samson. Mabuti. Kung ganon, ay lagi kayong mag-obey kay God para hindi na muling masira ang balance ng kabutihan at ng kasamaan. Don't worry, Faye. Lagi namin tatandaan yan. At ibabahagi din namin ito sa mga iba pa naming mga kaibigan. Siyempre, i-share ko din ito sa mga classmates ko. Magaling, magaling. Sige, magpaalam na tayo sa kanila. Kasi wala na tayong oras. Hope mga friends ay marami na naman kayong natutunan sa araw na ito. Huwag na huwag niyo pong palalampasin ang iba pa naming adventure next week. At syempre, kung nabigod kayo sa aming program, pwede-pwede kayong mag-text sa aming number. I-type nyo lang po ang MK space, your name, your questions, and greetings. At isend sa MK number 0920-594-1049. Yan ay 0920-594-1049. Kaya ano pang hinihintay nyo? I-text nyo na kami. Dito lang po yan sa programang para sa inyong lahat, ang Mumunting Kutitap. Paalam! Paalam! Paalam!